Ladies, ito ang gawin niyo para ma-addict sa iyo ang lalaki. Hello guys. So, ang topic natin for today, ito. Mga gawin mo para ma-addict sa iyo, mahumaling sa iyo ang isang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, ito, ating alamin. Number one, ito yung take care of yourself. Or, ito yung pag-aalaga mo sa iyong sarili. So, since karamihan or halos lahat ng mga kalalakihan ay mga visual na nilalang, kailangan mo rin talagang ayusin ang sarili mo. Lalong-lalo na sa aspetong physical. Okay? Mahalaga sa lalaki ang kaniyang nakikita sa iyo. Ito yung mga dapat mong bigyan pansin. Ito yung mga dapat mong i-improve sa sarili mo. Mag-ayos ka. Magpaganda ka. Huwag na huwag mong hayaan ang sarili mo na magiging losyang sa paningin ng karelasyon mo. Kasi once na nangyari yon, nako, yan na yung umpisa na mawawala na yung interest, yung gana ng lalaki sa iyo. So dapat talagang nagbibigay ka ng panahon. Nagbibigay ka ng effort sa sarili mo mismo, maging kanais-nais ka sa paningin lagi ng iyong relasyon. Okay? Huwag nating gawing dahilan na tayo ay busy. Hindi pwedeng sabihin na busy ako kaya hindi ko na naaasikaso ang sarili ko. Maraming mga career women, busy, maraming ginagawa, pero tignan mo ang mga itsura nila. Hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga sarili. Kumbaga, talagang marami ang napapawaw kasi alaga ang kanilang sarili. Take care of yourself. Number one. Number two, ito yung scent. Ito yung amoy mo. Ang amoy na nasasamyo ng kalalakihan. Hindi lang lalaki, mga babae rin. Vital yan sa attraction para sa opposite sex. Okay? Kung meron ka nang nakita, meron ka nang napupusuan, na-attract ka na sa isang individual, at kapag napalapit sa iyo at yung amoy, yung scent na yon ay nadampi, nagawi sa iyong pang-amoy at yan ay nagustuhan mo, naku, dagdag attraction yan. Okay? So ladies, huwag kalimutan na maglagay ng scent. Siguraduhin nyo na yan ay kaaya-aya sa pang-amoy ng mga kalalakihan. Whoops! Para maging safe, okay? Karamihan ng mga kalalakihan ay ayaw ng mga matatapang na amoy ng babae. So, mostly, yung mga pabango nyo ay yung hindi matapang. Most of the time, ang mga kalalakihan, mild yung gusto nila na amoy ng babae. Yung amoy ng bagong paligo, gustong-gusto ng lalaki yon. So, ladies, maging malinis para yung bango, yung scent na yan ay talaga namang kaaya-aya kapag yan ay nasamyo, nagawi sa pang-amoy ng lalaki. Number two. Number three, eto, yung be physically affectionate. Ipinaparamdam mo na mutual ang inyong nararamdaman, okay? Siguro naman, hindi ka sasama sa isang lalaki kung wala kang attraction man lang sa tao na yan, okay? So, once na nakipagkita ka na, at least meron ka ng idea regarding sa lalaki na yan. So, kapag nagpapakita ka na ng affection physically, ibig sabihin ay meron ka rin gusto sa lalaki na yan. At alam nyo na ang mga lalaki, kapag nakikita niya, nagiging malapit ka na, nagiging malambing ka na sa kanya, nagiging touchy ka na sa kanya, sigurado na sobrang magugustuhan ng lalaki yan. At isa yan sa dahilan na sila na ay mahuhumaling sa iyo. Okay? Kaya ladies, kapag alam nyo naman na mutual ang attraction ninyo, huwag i-withdraw yung mga feelings na yan. Hawakan mo siya. Mag-holding hands kayo or lapitan mo siya. Iparamdam mo na komportable ka sa kanya. Okay? Sa mga ganyang ginagawa mo, ramdam ng lalaki na mutual ang inyong nararamdaman sa bawat isa. Okay? So ladies, number three,
Number four, ito yung be playful or playfulness. Ito yung ikaw ay masayang kasama. Ikaw ay sumasabay sa mga tawanan. Kapag kayo ay nagbibiruan, sumasabay ka sa mga bawat biro. Kumbaga, kapag kayo ay magkasama, walang dull moments. Kayo ay laging nagtatawanan, nagbibiruan kayo, yung vibes ay napakasaya. So ito yung mga weakness ng lalaki kapag kasama niya ang kanyang iniirog na babae. At kapag laging ganito ang pagtatagpo ninyong dalawa, sigurado na yung lalaki ay labis na mapapamahal yan. Mahuhumaling siya na lagi kang kasama. Yan ang ninanais niya na sana ay magkasama kayo lagi. Dahil ikaw ay napakasarap kasama. Kabanding, di ba? Ang mga oras na kayo ay magkasama ay walang nasasayang dahil ramdam na ramdam nyo na kayong dalawa ay nag-e-enjoy sa bawat sandali na kayo ay magkasama. Number four. Number five, ito yung sensuality or ito yung pagpaparamdam ng mga desires mo sa kanya. So ito ay medyo related na sa usaping pagnanais or yung intimate na nararamdaman nyo sa bawat isa. Kung talagang kayo na ay nagmamahalan, iparamdam mo sa karelasyon mo na open ka. Handa mong ibigay ang sarili mo sa kanya. So kapag nakita ng lalaki yun, magkakaroon na siya ng lakas ng loob or mag-a-attempt na siya na gumawa ng mga moves para sa bagay na yon, okay? Bilang babae ang dapat mong gawin dyan. Siyempre, kapag kayong dalawa lang at kayo ay talagang nagmamahalan, hawakan mo siya, dumikit ka sa kanya, yakapin mo siya, iparamdam mo na handang-handa mo ibigay ang sarili mo sa kanya. Walang mali siya dito at ito ay normal na ginagawa ng mga magkakarelasyon, magkasintahan, magpartner, okay? So ladies, yan po ang number 5. Number 6, so ito yung build anticipation. Since magkarelasyon na kayo, gumawa ka ng mga hakbang na makuha mo na or maiparamdam mo doon sa partner or sa karelasyon mong lalaki na gusto mo ang mga ganitong pangyayari, okay? At ito yung S, okay? So, iparamdam mo sa iyong mga paglalandi. Yan ang mga actions na dapat niyong ginagawa. At walang mali dyan. Since kayo ay nagmamahalan, gawin mo yan sa partner mo. Mag-flirt ka sa kanya. Magpakita ka ng interest sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya. Or, kapag magkalayo kayo, i-message mo siya. Sabihin mo na namimiss mo siya. Or pwede ka rin magpadala ng mga larawan mo na sadyang hindi na makakapagpigil ang iyong kasintahan, ang iyong karelasyon. Okay? So ito na yung talagang nabibuild na yung anticipation. At yung lalaki sa ganyang pagkakataon ay gustong-gusto ka na niyang makita. Nasasabit ka na niyang makasama. Effective ito. Literal na nakaka-addict yan sa pakiramdam ng isang lalaki. O, diba? Kasi yung anticipation na yun, sobrang nagbibuild yan ng ibang pakiramdam. Nananabik na yan na makasama ka. So, ayan po ang number 6. So, ayan po ang maari mong gawin para yung lalaki ay laging naa-addict sa iyo. Lagi kanyang ninanais makasama. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.